sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay, na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbestigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Nang hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Mamaya, I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay, na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, Your Honor. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po siya noong 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. Apo. 2012 bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012, Your Honor. March 11. Okay, thank you. Ma'am, pwede bang mahingi yung, makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano
stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bubugbogin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, okay. The news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all. As far as this committee is concerned, yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang condition, you tried to be here. Maraming salamat.